Good day. So, mag-unboxing tayo ng dashcam na nabili ko sa Lazada. Dual lens siya with ADAS and Wifi 4G. So, ito yung price niya. Nakikita niyo. So, ayan. Simulan na natin. So, ito yung thank you card. So, ngayon ako naka-receive nito. Feel free to leave your review after I use. Medyo nag-blur siya kapag di nalapit na. So, ayan. So, ayan na. Ang vehicle upgrade na dashcam. So, maganda yung box niya. Ang pictures niya is ayan. Touchscreen. Wifi, Android, FM, so ito channel na siya dahil dual dashcam, isa sa likod, isa sa harap. So may parking assist siya, may loop recording, at may G-sensor. Okay. Ayan ang, so same as, pares lang siya. Either way, isa lang yung nakatatak sa likod niya. Vehicle upgrade. So, sa China pa ito galing. Oh, siguro, ito na yung moment of truth na order ako sa kanila. Ang wire lang sa likod is, naka-indicate ay 5 meters, so hindi ko alam kung pinagbigyan nila ako sa inas ko na sila na kailangan ko ng mas mahaba dahil ang paglalagyan ko ay truck. So siguro 15 meters na to. So check ko na lang kapag ikakabit na at i-unbox muna natin lahat. So ito yung itsura niya. So same as sa ina-advertise nila dun sa same na same. So na siguro napipihit ng angle ng lens niya. O napipihit nga siya. So mag-i-review rin natin 'yan. So for the meantime, i-unbox muna natin. So may mga alikabok siya. Siguro due to packaging din 'to. So ito yung wire niya. So video cable siguro 'to sa likod. And then ayan. So ayun. And dashcam. So sa loob niya is meron pang ito yung quick start guide. So, instruction to kung paano gamitin at kung paano ikabit. So, babasahin ko to mamaya pagtapos ng unboxing. So, sa loob ay ito na lang natira. Box na siguro for yung back cam niya. Yung sa parking cam. So, ito yung power cord. Nasa siltastic siya. So, ito yung GPS antenna. Usually, nilalagay sa likod. So, ito pa yung mga nasa box niya is. So, sa power. Sa power to or sa ano. Siguro pwede rin sa power sa data niya kung kakabit mo siguro sa, kukunik mo sa laptop or PC. And this is the back camera. So, may sticker siya. Ayan. So, meron siyang mounting sticker na kasama sa loob. So, may screw. 3M ang indicator. So, meron din siyang label para sa dashcam. So, ito yung camera niya. So, mukha naman siyang decent. It's a 32 gigabytes capability siya. So, ganda naman so far. Ganda naman siya. So, so ayan lahat ng nasa loob niya. So, ito yung para sa power niya, sa cigarette lighter. At ito yung data cable niya. Siguro, pwede siyang power up sa PC. At mag-transfer rin ng data. So, ito yung mismong dashcam niya. Ayan yung lagay ng SIM. Lagay ng memory card. So, micro SD siya. Ito yung sa USB. Ito yung AV port. Ito yung sa GPS antenna niya. So,
overall okay naman siya. So kailangan na lang natin i-test. So ang unboxing natin is ayan na siya. Ano naman niya? Yan. So na-excite na ako ito siya. So napas yung power. So next video natin is i-install natin to sa truck ko and then te-testing natin siya for review. Okay. Government subsidized right to the test. Wala pang kita ito. Wala pang
Hindi ko alam kung sino ang pribadong sektor yun makapag-compete dyan sa gobyerno. Yan ang lahat. Kasi hindi mo sabihin, kung mag-contract yung mga pribado, kasi ikaw hindi ka naman important, di ba? Kayo mga retirement. So, pag nag-angkat ka ngayon, at kukunin mo yung 25%, at ang kalabal mo ay kukonvert sa NFA rise, talo ka. Yan ang challenge mo. Wala, alam mo, sabi, iniisip ko sana, huwag sanang galawin yung gano'n. Siguro yung sasabihin natin, yung mga party rights, pwede hindi natin ay allow yun. Pero yung medyo controversial, yung dapat, kasi yung rule natin, nung mulat noon, hindi natin pwede, hindi sila allow yung traders na mag-angkat na sila, kasi hindi sila pwede mag-compete yun sa gobyerno. Kaya allow lang sila sa fight. Pero, hindi ko alam po yung rasyonali ha. Hindi, yung objective po, para hindi na po magbenta ng mas mahal na presyo ng bigas. Kung magbibenta man ng ganung kamahal, dahil magandang klase, 5% at 10% or 15%, galing sa local farmers. Correct. Sino ang yung tao ngayon, makikita niyan, of the same quality, kung kayo tatanungin po, of the same quality, the same thing, the same thing, the same thing, the same Vietnam, Thailand, wherever that be, ganong 25%. Sige, makabila, mabibisa ng 37-38, maraming kabila, yung government, yung sa... Doon ako sa 27, at 32. Oo, siyempre. Kung ngayon, sino mo mamumula na private traders niya? Sa akin, nung sinabi niya kung anti-mano pa lang, na meron naman talagang ini-import ang gobyerno, na-subsidize pala ng gobyerno. Doon tayo. Oo. So, talo talaga yung mga private na mag-aangkat.
problema, pag hindi mo sila mag-angkat ngayon, baka mag-quattro lang din. Kasi wala nang private na mag-import. Puro katayanin ba ng gobyerno na magpatalo all the time? Kaya. Nagsagan pa yung talo, di ba James? Siguro pag-aralan natin na maigi, kasi mula sa politi talaga nakipag-compete yung government tax line drive doon sa komunidad. Realize ang gumagawa ng balance. So yung sinasabi mo, ituloy na lang yung importation ng 5% broken at 50% broken. Ito, oo. Naniniwala ako doon na kailangan ituloy kasi parang may social contract. Mga mayaman kung may capacity to buy doon sa komunidad. Okay. Na ganong klase. Ito na niya. Ang sa kayong sagot ng isang, hindi talaga pipili kung kayo. Sinasabi ko nga dahil kung pipili kayo mo. Of the same quality, of the same degree of feeling, of the same variety, may hapong-feel of difference, at ako pa kayo doon sa komunidad. Ay nandun yung government subsidized rice, pareho na. O bago pa na kayo pakawala, kumusta ang presyo ng commercial rice ngayon? Kayo ang asosasyon ng mga retailers. Oo, bumaba. Bumaba na ba? Sa amin dito, bumaba na. Sa amin, direct of science, bumaba na. Taga-Rojas to eh, taga-Apis, ano? Oo. Paano sa amin, sa Metro Manila? Hindi ko pa mo paano, pero alam ko, according to the report coming from the retailers na yung buong Jasa, matumal na ngayon daw, wala-wala ng ano, kasi alaki na ng epekto. Ang ganda ng epekto ng inibiray, maraming available inibiray, kaya matumal na yung commercial. Pero hindi ko lang alam kung bumaba na talaga yung commercial hanggang doon sa in-expect natin. Pero tama si Secretary Junior na within 1 or 2 weeks, from now, aniwala ko bababa. Okay. Pero kung talagay mo, Mang James, abot yan ang ganyang klaseng sitwasyon hanggang magpasko. Alam mo naman, ilang buwan na lang, eto na ang pasko. Siyempre, ang mga handaan at kailangan dyan ang kanin. So magiging stable po ba ang supply? Pati yung presyohan po ay hindi naman kami aaray masyado? Sana, kasi ito harvest kasi, yan sa lusan mag-harvest na rin. Pero kailangan handa talaga yung ating gobyerno na mayroon talagang buffer pa, na in case ka na, kailangan. Alam ko marami namang papasok, sinalaw naman ngayon yung papasok. Pero, damihan ng sana ng gobyerno while nag-harvest kasi ito pa. Huwag natin sisihin yung ginibay na hindi kumibili ng palay. Kung sa gusto mo na ginibay, makatumi ng palay. The hands are high, at 7 cents per kilo. Kung doon lang ang approve sa kanila na bumili, yung ginihan ng palay ng farmer. Kung sa kanila, 17, clean and dry. Dito sa komunidad, this is the price of the farmer.